Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is about updates regarding kay Pariverse. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi rin kayong updated sa mga panibago nating upload regarding this NFT game. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga naging changes dito kay Cariverse. Now, maraming nabago actually since last week. And marami din kasing mga naging problems when it comes to the game, no, last week. Pero I guess lahat yon is na-fix na today, which is a good thing. Para dire-diretso na yung laro natin ng game na to. But anyway guys, ano nga ba yung mga naging changes and updates kanina? No, and alam ko marami nagtatanong sa inyo kung ano yung nangyari sa gauge, ano yung nangyari sa fishing limit, okay? So lahat yan is pag-uusapan natin within the video, okay? So kung bago ka pa lang sa channel natin, alam mo na gagawin mo, mag-like, comment, and mag-subscribe ka na din. Also join our communities below, nandiyan na po lahat ng links natin from TG, Discord, and also Facebook group, pero we're mostly active sa Facebook and we do have group chat sa Facebook for a specific game like Cariverse, meron ding pang MMORPG, meron pang Pixels. So join na lang din kayo doon para at least kung meron kayong questions, masasagot agad kayo ng community natin. Okay? Ganun lang naman siya simple guys, no? So, mag-start na tayo. So dito, ang sabi nila, unang-una is yung fishing limit. So na-post na kasi ito kahapon, so anticipated na namin na mangyayari talaga yung pagtaas ng fishing limit natin. So kung before, 250 fishing lang ang limit natin, ngayon 500 na po. Okay? That's the first thing. So dito naman na merong special fish na mag-a-appear in each region of Cariverse. Okay? So dati kasi, since 250 fishing lang yung limit natin per day, pinipili natin yung isda. Tama ba? So, dati ang kinukuha natin is from rare to legendary. Okay? Ngayon, since na-discovery ng devs na ganun yung ginagawa natin, pinipili natin. Kasi nag-update na sila last time eh. Tinanggal na nila yung release button. Okay? Pero may way pa din talaga tayo para ma-skip yung mga isda na normal. So, ang ginawa nila, okay, connecting to the second update is itong fishing gauge bar adjustment. Meaning to say, pare-pareho na yan ng gauge, okay? Hindi nyo na mapipili or ma-justify kung normal ba yan, epic ba yan, or legendary ba yan. Hindi nyo na yan ma-justify. So, meaning, random na po yung lalabas na isda. Regardless kung gaano kakapal yung fishing gauge niyan. Okay? Random na po. Pwedeng lumabas dyan epic, pwedeng lumabas dyan rare. So, technically, hindi ka na makakapili. Okay? So, yung discarte na, i-stop na lang natin yung isda. Like, hindi natin kukunin yung isda. Hindi na siya pwede. Okay? Kasi hindi mo na siya mapipili or hindi mo na ma-justify kasi. Before, you can. But now, you cannot. Okay? So, another thing is itong fishing bite time adjustment. So, before, kung mapapansin nyo, ang duration ng pagkuha nyo ng isda or fish is around 13 seconds. Ngayon, binabaan na lang nila into 12 seconds para mas mabilis nga naman. Okay? Kasi you have to wait 15 seconds bago kagatin ng isda yung dulo ng fishing rod mo. Tama? So, and then 13 seconds bago mo makuha yung isda. So, kumbaga, in-adjust lang nila ng 1 second para mas mabilis ng konti. Okay? Now, another thing is yung sales update. So, last time, madami din nagre-reklamo, nag-feel daw sila kapag nagsisell ng isda sa NPC. So, I think it's already up and working kasi ako nakapag-sell na ako kanina. But, sabi dito, in order to feel a sense of accomplishment in fishing by grade, we have adjusted the amount of celebrate acquired for each fish grade. So, magandang update to for us. Kasi bakit? Nabuff na rin po yung mga kingfish dito. So, dati, sa common, walang nagbago. Pagka normal lang yung nakukuha nyo na fish. Okay? 16-16. Pero pag kingfish ang nakuha nyo na common, dati 32 lang to, ngayon 64 na siya. Okay? Ngayon, pag uncommon naman nakuha nyo, dati 48 yan, yung normal, ngayon 56 na. So, nag-increase lang siya ng konti.
Makikita nyo yung effect ng changes, guys, dito mismo sa rare pataas. Kasi bakit? Yung normal sa rare is around 145. Ang adjusted price niya is 197. So, tumaas ng almost 52. Okay? And then, yung kingfish niya, sobrang laki ng tinaas ito, guys. Almost 500. Okay? Yung seller token na in-increase niya. Okay? Sa epic naman, ang normal dati is 437. Ngayon, 693. And kapag kingfish ang nakuha mo, 874 lang yan before. Ngayon, 277 to na. Okay? Guys, itong rate na to is yung rate ng isda na normal niyong makukuha sa ano natin doon sa parang pinaka pinagpa-farman natin dati. Kasi right now nagpa-farm ang karamihan doon sa pond, no? Dahil kapag nakakuha ka ng anong kapag nakakuha ka anong shimmering dragon or shimmering blue dragon, that's around 10,000 sa normal, 10,000 celeb token 'yon. And then kapag nakakuha ka naman ng kingfish, that's 20,000. So, dun sila nagpa-farm right now kasi ang event is up until the 28 lang, which is gonna be 4 weeks from now. So, maximize yung event, guys. Okay? Hanggang 28 lang yan. So, yung legendary naman, tinaasan na rin nila. So, ang normal, dati is 1.3, ngayon 2.4 na siya. Kapag kingfish naman, from 2.6 to 9,756. So, ang laki ng tinaas. Okay? So, talagang hindi kayo pinapabayaan ni ano, Carryverse, no? Kumbaga, ina-adjust nila yung game nila para sa inyo. 'Di ba? So, ganun kasimple. Ngayon, fishing rod price adjustment and effect increase in Manolin's fishing shop. Okay, so dati ang common rod is 150, so wala naman na bago. Uncommon rod is gonna be 15 bucks, okay? Ang ginagamit lang natin dito, guys, is heroic. Okay? Heroic lang. Heroic yung ginagamit natin dito na rod. Okay? Yung heroic rod, ang binibigay niyan, I think, it doesn't change. Okay? It doesn't change kung ano yung binibigay niya na bonus. Okay? But anyway, guys, buksan natin yung carryverse din natin para makita niya lang. Okay? So, yan, another Dragon Ball game na naman po, mga tol, no? Anyway, yan, so, open lang natin yung carryverse natin. Yan, League of Breeding event, no? From per play. Puro notification ng per play yun, no? Anyway, guys, yung per play, yun ang masyadong nilalaro. Kasi, mas lamang na yung gasos mo sa restoration. Mas lamang na yung gasos mo sa repair compared sa kikitain. So, it's not worth it for me to play. Anyway, binigyan ko lang yun ng update. Okay? So, yan. Ngayon, aside from this, okay, so ito lang yung gagamitin nyo, guys. Pag newbie kayo, heroic rod lang yung kunin nyo. Okay? You don't have to get the legendary rod. Actually, sortihan naman kasi talaga to. Okay? Now, region added for January's New Year fishing event. So, dito nyo makikita yung mga ponds, no? Yan, dyan located yung mga yan. So, many residents participated in the fishing event that was held by Kay. In return, we have added the quest areas Moonlight and Sunshine, along with Mirage and Prism as fishing areas. Kasi guys, pag pumupunta kayo dun sa spot na yun, guys, sobrang lag. Sobrang lag talaga. So, that's the reason why, ayan, kumbaga, nagbigay na sila ng additional spot for you. Okay? So, sabi ko naman sa inyo, yung game na yun nag-a-adjust sa atin, mga Pilipino, no? And at the same time, na-dominate ng Pilipino yung, ano eh, yung Carryverse, guys, in the past few days. Like, ang daming users na mga Pinoy, no? Sa GC na lang natin, ilan na yung members na active dyan, eh? Ilan na yung mga taong nagpa-farm dyan because of our videos. And thank you guys for the support. Again, we will continue to make videos like this para at least magkaroon din kayo ng idea kung ano ba yung nagiging progress ng game, no? So, itutuloy-tuloy lang natin yung paggawa ng videos dito, guys. Okay? So, meron kayong mga questions, clarifications, or mga bagay na hindi nyo maintindihan dito sa game, you can join our community. Again, our community is open for everyone. Okay? So, ayan, nandito tayo sa BM Gaming TV Group. So, dito lahat, guys. Okay? So, pasok lang kayo dito. Again, ang chat members natin is 167 po. Lahat po yan active na naglalaro ng Carryverse. So, thank you guys. And then, kung gusto nyo namang malaman kung ano yung mga other games
pasok kayo dito sa BM Gamer. So, nakalagay yung link dyan sa baba, but you can always join BM Gaming TV Group. Okay, so 985 members na tayo. Dito, nagpo-post din tayo. So, ayan, ito yung previous video natin. Nagpo-post din tayo dito ng mga airdrops. So, itong Whale 3, try nyo na din itong Whale 3, guys. And, ito naman, airdrops naman to. So, napakadali lang ng task nito. But anyway, I will create a separate video for this para this mas maintindihan nyo how does it really work and also kung paano kayo kikita. Now, pag-usapan natin yung swapping. So right now, lahat po nang naging swap natin is nag-success. Okay, so wala na pong problem sa swapping ngayon. And then, before, okay, kapag magsaswap kayo ng Celeb to P-Pandom, 5,000 lang yung required token niya na allotment mo. Ngayon po, 10,000 Celeb na po. Okay? So, dapat, kung mag-withdraw kayo, let's say, meron kayong 20,000 na Celeb token, ang allowable withdrawal amount nyo lang po is 10,000, which is the half of it. Okay? Kapag 50,000, ang allowable withdrawal Celeb tokens nyo is 40,000. Okay? Then, kapag gusto swap naman kayo ng Pandom to P-Pandom, okay, ang kailangan nyo naman dyan is at least 10 no, na balance. Okay? 10 na balance, pwede na yan papasok. Alright? So, dapat may allotment pa din kayo. Now, sa mga nagtatanong, paano naman magkaroon ng Polygon? No, ito, basic questions na to. Go to BitGet. Okay, andyan yung link sa baba ng BitGet natin, guys. No? Go to BitGet. Mag-sign up kayo dito. Once you sign up, bili kayo dito. Okay? Meron ditong P2P trading eh. Okay? Buy crypto. P2P trading. O tapos, hanapin nyo ngayon dito yung Polygon. Okay, or USDT. Then, pagpunta nyo ng USDT, nakabili kayo ng $10. Alright, punta kayo ng trade. Okay, tapos spot. Tapos, hanapin nyo dito ngayon, USDT or Polygon to USDT, which is Matic. Okay? Matic to USDT, i-convert nyo. Okay, pag kinonvert nyo dito, lagay nyo lang yung pricing. And then, from here, pupunta kayo dito. So, syempre, dapat nakalogin kayo. Wait lang, guys, ha? Scan ko lang yung code para makalagin tayo. Pero hindi na. Siguro ito na lang. Ito na naman ginagamit natin guys for the login. So yan, i-verify nyo muna yan. 3 images. So ito yung titignan nyo guys ha. Okay, so tapos nakalagin na tayo. So yan. Once na nakabili kayo, punta kayo sa assets. Okay. Pagpunta nyo ng asset, ang gagawin nyo, punta kayo ng spot. Hanapin nyo yung USDT dito. And then, click withdraw. I mean, Matic. Kasi nag-convert nga pala kayo, no? So, Matic. Click nyo yung withdraw. Okay? And then, from here, pag mag-withdraw kayo ng crypto, lalagay nyo ngayon yung wallet address nyo sa Kling. So, paano yon? So, lalagay natin dito, guys, ha? So, yan. Ang gagawin nyo, click nyo yung receive. Tapos, pag-click nyo na receive, copy nyo to, lagay nyo dito. Tapos, palitan nyo to ng Polygon Network. Okay? Then, click next. And then from there, lagay nyo yung amount. So dito may minimum transfer amount. Okay, so at least probably 5 to 10 Matic yata yan. But mag-alat kayo ng Matic talaga. Then kapag na-receive nyo na yung 10 Matic dito, ibalik nyo dito yung 9. Para yung 1 Matic lang yung nakaready nyo for gas. So again, yung gas fee, diyan sobrang laki. Okay? So yun na naman mga tol. I hope meron kayo naintindihan dito sa mga pinagsasasabi ko dito, no? But anyway, update lang natin yung Curryverse natin. Nakamute na to kasi guys, nung nakaraan, naka-copyright po tayo. So, ayoko nang maka-copyright tayo ulit. Ano naman siya? Kumbaga, yung sound lang. Pero at least ngayon, okay na. So, mabilis lang din yung update, guys. And again, kung meron kayong questions, join lang kayo sa community so we could answer it, okay? Siguro dito ko na muna tatapusin yung video. I really made this video for you guys para disappointed kayo kay Curryverse. Okay? So yun lang and maraming salamat ulit sa panonood. Alam nyo na. Peace out.